Okay, alright. Magandang araw naman muli sa inyo lahat, mga kaibigan. Lalong-lalo na po sa ating mga followers dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre po, mga kaibigan, maging sa mga kapatid nating OFW. This time, ang pag-uusapan po natin ay isa na namang political issue. Again, gusto ko lang ipauna sa inyo, mga kapatid, wala po tayong ini-endorsong kandidato dito. Wala po tayong ini-endorsong politiko pagdating po sa political issues, lalo-lalo na po sa mga kandidato sa pagkapangulo. Subalit, karapatan natin bilang vlogger na ipaabot naman sa ating mga manunood, lalong-lalo na malapit na ang halalan, malapit na ang eleksyon, na yung ating mga napupuna, yung ating mga nakikita na mga magaganda, no, makapagbigay idea man lang sa ating mga manunood, lalong-lalo na po sa mga undecided dyan, na makapagbigay ng kaliwanagan at desisyon. Ito po ay pag-uusapan po kasi natin ngayon ay patungkol ho kay BBM. Sino nga ba si BBM? Maraming nagsasabi at spekulasyon na sabi nga nila weak leader, no, isang mahinang leader. Pero alam niyo po, mga kaibigan, may isang interview kay BBM na gusto kong i-highlight dito sa vlog na ito. Ang interview ito, mga kaibigan, ay nangyari noon sa Point of Order na programa ng SMNI, no, kung saan ang host nito ay si Lucy Torres at si Mike Defensor. Isa sa issue na tinanong sa kanya ay patungkol sa renewal ng EBS-CBN. So, madami ng mga aspirant candidates, maging senador, maging presidente, no. Pagdating sa mga isyung ito, makikita mo, mga kapatid, yung mga sagot nila ay may halong kumbaga yung tilang sabihin natin, pambubula. O, ganun. Parang ganun ang mga sinasabi nila. May mga sagot sila na talagang gusto lang nila makuha ang simpatsya ng mga tao, lalong na sa usaping ito. Pero, dito kay BBM, nakita ko ang isang kasagutan na kung saan nandyan yung pagiging leader niya. Yung tinatawag na quick solution doon sa problema na i-a-apply niya. Kung ano yung problema ay bibigyan niya ng agarang application. Pero wala siyang kung saka walang pambubula, talagang realistic ang kanyang tanong. Paano nga ba ito ginagawa o paano ba niya ito ginawa? Ano nga ba ang kasagutan ito, mga kaibigan? Yan pong ating tatalakayin sa ating pong vlog na ito. Mr. President, Kong Lucy, alam mo, matagal ko lang gustong tanongin kay Presidente. I've never asked him about this, ha? Kasi alam mo naman, Kong Lucy, tayo yung na-involve sa ABS-CBN, eh. Ako. So makikita natin, mga kaibigan, ang host si Lucy Torres kasama si Mike Defensor, no. At isang tanong, agarang tanong, itinanong ni Mike Defensor, ito ho ay patungkol sa ABS-CBN, no, renewal. At sinabi nga niya na alam naman ni BBM na ang stand ni Mike Defensor lagi ay napahayag niya. So this time, tatanungin niya si BBM patungkol dito. Panoorin natin kung ano ang kanyang maring isagot dito. Particularly, kung Marcoleta. Si Senator Bongbong, President Bongbong was never involved in that issue. Wala naman siya sa Senado, hindi nila discussion, but kami involved. Ngayon, Mr. President, siyempre pinag-uusapan niya yan. And one of the things, di ba, extreme to extreme, kasi for many years, tinitira kayo, ikaw, ang pamilya nyo ng ABS-CBN. Ito yung very interesting na punto, mga kaibigan, kasi kung ating mapapakinggan, hinighlight ni Mike Defensor na sinabi, ayon sa kanya, tinitira si BBM ng istasyon. So, ang isang malaking katanungan doon, paano na lamang kung ang isang tao ay naging makapangyarihan, ano ang magiging response niya sa mga kritiko niya, sa mga bumebera sa kanya? So dito natin makikita kung gaano nga ba katalino ang isang leader. So we are speaking of BBM. Ano ang maisasagot niya? Ano yung kanyang sasabihin? Ganyang na-highlight na nga ni Mike Defensor na binebera siya ng ABS-CBN. So papayagan kaya niya yung renewal? Ano kaya yung magiging trato niya rito? Paano niya gagawin itong usaping ito? Napaka-interesting na usapin, mga kaibigan. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay dito. Nag-uusap tayo nagsama-sama.
tulong-tulong unity healing presidency. Mr. President, ako po kasi may stand na po ako diyan sa ABS-CBN, nagsalita na po kami ni Marcoleta even now na i-comply niyo lang. Gusto ko sir, first time ko tatanungin sa inyo publicly, ano pong stand ninyo diyan sa ABS-CBN franchise renewal? Well, ang pagkaintindi ko, yun sa ginawa ninyo sa House was because na kaya hindi natuloy ang resumption ng kanilang franchise ay dahil maraming nakitang violation. There are many issues, not just tax, not just even there were some question about some of the documentation, etc. All of those things. I think that was, as I understand it, that's the basis for the non-renewal of their franchise. Now, if they take care of all of those problems that were highlighted during the hearings in the House of Representatives, and makapag-comply naman sila, eh bakit hindi mag-apply na naman sila ng kanilang franchise, i-hear ulit ng franchise committee and the entire House, at kung maayos naman, eh bakit hindi? At hindi naman siguro masama na maparami ang ating mga communications sa networks, etc. My view on it is wala, their political stand is not really an issue here. What is at issue here is really their compliance to some of the laws and regulations that they were found to be in violation of. Ayusin nila yon, then ipahir natin sa franchise committee ulit. So ayun po mga kaibigan, narinig nyo yung ganyang mga sinabi mismo, mula mismo sa kanyang bibig. Ayusin nila yon at kung nag-comply uli sila, then pwede silang mag-reapply. Isa ko sa napakagandang desisyon ng isang nakikita kong katangian ng isang leader, no? Hindi siya bindiktado kasi kung halimbawa, pwede niyang sabihin na okay, sige, kayong lamang siya sa sorbay at matunog siya sa tao. Pwede niyang sabihin na sige, kapag ako nanalo, makikita niyo, may paglalagyan kayo ngayon. Yung mga ganun ba tipo yung mga radical na mga astig kumbaga tingnan na mga kasagutan, no? Dahil sa magkakaroon siya ng power. Pero dito hindi. Sinabi niya, kahit alam niya na binibira siya, naging kritiko, sagi niya, mag-comply lang at kung okay na ang mga requirements, mag-apply uli. So, nakikita natin ang isang desisyon o isang, dito nakikita ko na iba-iba ang quality, iba ang tatak ng isang BBM sa ganitong sistema. Pero mga kaibigan, mahalaga po kayo sa vlog na ito. Ngayon, ang punto de vista ko, ano naman po ang inyong pananaw? Kayo bilang mga audience, kayo bilang mga followers, ano naman po ang inyong pananaw dito sa sinabi at tinuturan ni BBM? Naniniwala ho ba kayo na quality leader ang isang BBM sa ganitong sinabi at ganitong senaryo? Mahalaga po ang inyong damdamin mga kaibigan, ang inyong mga komento. Binabasa ko po yun, kaya ho sana ay bigay kayo ng komento sa ibaba sa comment section. At nang sa gayon naman ay tulad ng sinasabi ko, mas higit ko pang maunawaan ang inyong mga saloobin. Huwag ko kayong mag-alala at tayo po ay nagbibigay ng daan, maging po sa ating mga kritiko o sino man na naghahangad na magbigay ng komento sa ibaba. May kalayaan po tayong makapagpahayag ng ating saloobin para po makuha natin ang patas na pananaw. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. At sana po ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel, at pindutin na po ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating mga video. At tayo po ay magbibigay ng mga updates sa political updates, so lalong-lalo na po napakalapit na po ng halalan, no? At tandaan ho ninyo mga kaibigan, ang channel pong ito ay wala po tayong kumbaga in-endorse, kundi ang sa atin lang ay magbigay lang ng mga updates, at syempre nasa sa inyo pa rin po ang kapangyarihang magdesisyon. Okay? So kung mayroon lang tayong nakikitang mga magagandang punto ng isang kandidato ay atin pong ipapalabas, sapagkat nararapat po na maging kabahagi naman ang ating platform para po sa kasaysayan ng halalan sa 2022. Tandaan ho natin mga kaibigan,
sa isang pagkakamali natin sa pagpili ng leader ay 6 na taon nating pagsisisihan at kailanman ay hindi maibabalik mo muli. Aantayin natin ang 6 years bago muli tayong pipili ng bagong leader. Sana ho, ika nga, piliin natin ang tama, piliin natin ang talagang taong totoong magsiservisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, Miguel of Shot Oto sa ating mga followers dyan. Ayan, sa ating pong mga taga-subaybay, mga love shoutout po dyan sa ating pong mga kaibigan sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming maraming salamat po, no? At talagang tayo po ay masaya na nakakaabot tayo maging sa ibang bansa. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Ingat po kayo, mabuhay po tayo.